was that for? Hindi napigilan ni Mr. Muller na mapasigaw sa inis habang tumatayo mula sa sahig. Halos magtagpo ang kilay at malukot ang noo niya habang nakatingin sa akin. Sorry sir, sagot ko at agad na nag-isip ng palusot. Binangungot lang po ako eh. Dagdag ko bago umusog pabalik sa gilid ng kama. Nasaan ang mga unan? Tanong niya habang nakatingin sa malaking espasyo sa gitna ng kama. Hindi ko po alam. Mabilis kong sagot at hinanap ang mga to sa parte ng sahig na nasa gawi ko, pero wala roon. Tiningnan ko naman sa may paanan namin, ngunit wala rin. Pero nang silipin ko sa sahig na nasa may gawi niya, ay naroon ang mga unan. Agad akong napatingin sa kanya. Ayokong magbintang, pero mukhang siya ang may gawa, kaya nawala ang mga unan sa pagitan namin. Sir, bakit po nasa gawin niyo yung mga unan? Inalis niyo ba? Mas lalo pang kumunot ang noon niya. Are you accusing me? Anya bago ako pinaningkitan ng mga mata. Hindi po. Sagot ko at mabilis na nag-iwas ng tingin. Hindi po kasi talaga ako ang nag-alis ng mga unan eh. At kung aalisin ko man po yun, sana nasa gawi ko yung mga unan o di kaya inasa paanan natin. Paliwanag ko. So you're basically suspecting me. Sambit niya bago umiling. You know what? There is no sense in talking about things that we have no idea about. Anya bago naglakad papunta sa closet niya. Hindi na rin naman ako makakabalik sa pagtulog. So better workout na lang. Tumango lang ako sa kanya bago ko humiga pabalik. Bala ko pa sanang matulog muli. Pero nang makalabas siya ng kwarto at naging tahimik muli ang paligid, naalala ko na naman ang nakapa ko kanina. Ramdam ko ang muling pag-akyat ng dugo sa aking magkabilang pisngi. Napatulukbong na lang ako ng kumot at napasipa sa hangin dahil hindi ko alam kung gising ba si Mr. Muller nang gawin ko yon. Hindi rin mawala sa isip ko yung maaaring maisip niya kung nagkataon man nagising siya ng mga panahong yun. Gusto ko sana siyang tanungin at klaruhin na wala akong intensyon na gawin yun at hindi ako ganong klaseng babae. Pero paano kung hindi siya gising ng mga panahong yun? Paano kung pagkasabi ko pa lang ay doon niya pa lang manalaman? Napabugan na lang ako ng hangin bago nagdesisyon na bumangon. Pagkatapos kong maghilamos, ay bumaba na ako at nagtungo sa kusina para maghanda ng umagahan. Nadatnan ko roon si Nanay Feli na naghahanda na ng mga lulutuin. Good morning po, Nanay Feli. Bati ko sa kanya. Good morning po, ma'am. Sagot niya sa akin at ngumiti ng matamis. Napaaga po yata kayo ng gising ah. Mga ganitong oras talaga ako usually nagigising. Nakangiti naman ang tugon ko. Nasanay po kasi ako na gumigising ng maaga para maghanda ng umagahan. Dagdag ko bago siya nalapitan sa may counter. Tulungan ko na po kayo. Gusto ko kasing ipaghanda ng umagahan ng asawa ko. Nakita ko ang pagsilay ng ngiti sa labi niya bago siya tumingin sa akin. Ganun ho ba? Maganda po yan, ma'am. Tiyak akong masisiyan si Mr. Muller dyan. Sana nga. Sambit ko na lang at nagsimula ng magluto. Simple lang naman ang naisip kong lutuin. Sinangag, bacon at fried egg. Maganda pa nga sana kung may tuyo eh. Perfect sanang iparis yun sa mainit na kape. Pagkatapos kong ihanda ang mga niluto ko ay inilagay ko na to sa isang malaking tray para dalhin sa second floor kung saan nagwo-work si Mr. Muller. Pero habang paakyat ako ay nakasalubong ko si Lolo Henry na mukhang kakagising lang din. Good morning po, Lo. Matamis na body ko sa kanya. Good morning din, Iha. What's that? It's that for me? Anya at Yumisi. Hilaw akong napangiti sa kanya bago umiling. Pasensya na po kayo pero para kasi kayo rielto eh. Sagot ko sa kanya at nakita ko pa ang bahagyang pagkunot ng noo niya. Really? Akala ko hindi mahilig sa fried rice ang apo ko. Anya kaya bahagyang nanlaki ang mga mata ko. Seryoso po kayo? Kasi palagi niya akong sinasabihan na magluto nito eh. Parusot ko na lang. Does he really hates it?
Dagdag ko at hindi na mapigilan ang kaba dahil paniguradong mag-aaladragon na naman si Mr. Muller mamaya. What are you two talking about? Kapo kami na palingon ni Lolo Henry sa unahan nang marinig namin ang boses ni Mr. Muller. Agad ko siyang hinagilap at nakita siyang naglalakad palapit sa amin habang tumatagaktak ang pawis niya. Taas-baba ang kanyang mga balikat habang hinahabol niya ang paghinga. Pati buhok niya ay basang-basa ng pawis. Kitang-kita ko pa ang iilang butil na gumugulong mula sa noo niya pababa sa mukha niya. Mukhang kakatapos niya lang mag-workout. Oh, your wife prepared your breakfast, iho. I didn't know you like eating fried rice now. Sambit ni Lolo Henry at kitang-kita ko talaga ang pagtingin sa akin ni Mr. Muller. You didn't tell me na ayaw mo pala ng fried rice. It seems like I made you eat something you didn't like for a few times now. Sambit ko na lang at hilaw na umiti. Pero sa kaloob-looban ko ay halos mawasak na ang ribcage ko sa lakas ng kabog ng dibdib ko. No, I love eating everything you make for me. Sagot niya sa akin at matamis na umiti. It was true that I used to hate that before. But I started liking it after you made it for me. Nasabi ko na lang bago tumingin kay Lolo Henry. Why don't we eat together na lang? I'll prepare something for you too, Lolo. Just toast me a bread, iha. Mabilis niyang sambit. And a cup of coffee with no sugar. Okay po. I'll go ahead and prepare them. Sagot ko bago dali-daling bumaba. Patay talaga ako nito mamaya. Sigurado akong bubugahan ako ng apoy ni Mr. Muller, lalo na at dahil sa akin ay may pipilitan siyang kumain ng hindi niya gusto. Gusto mo ba talaga akong ipahamak, ha? Iyon agad ang bumungad sa akin nang makapasok ako ng kwarto. Halos mag-isang linya na lang ang kilay ni Mr. Muller habang naniningkit ang mga mata ang nakatingin sa akin. I told you to be very careful. Napapikit ako nang hindi na niya napigilan ang pagtaas ng boses niya. Paano kung hindi nagtugma ang sagot natin kanina? Eh, dinabukin tayo. Everything I did just to make my plan work will go down the drain just because of one stupid mistake. Sorry, sir. Eh, ginawa ko lang naman yun dahil ginampanan ko lang naman yung pagpapanggap kong asawa mo. Pag-depends ako sa sarili ko. Hindi naman pwedeng maghintay lang ako palagi sa sasabihin mo sa akin eh. Dahil alam ko rin naman na busy kang tao at marami kang iniisip. Dagdag ko bago huminga ng malalim para humugot ng lakas na tingnan siya sa mga mata niya. Gaya niyo, gusto ko na rin hong matapos tong pagpapanggap na to. Tumingin lang siya sa akin bago bumuga ng hangin. You better tell me everything you do para alam ko rin kung ano ang gagawin ko sa harapan ni Lolo. Anya bago tumalikod sa akin. Bumalik na sa baba. At baka magtaka na si Lolo. Okay po, sir. Sagot ko sa kanya. Pero bago ko tuluyang lumabas, ay muli ko siyang nilingon. Ah, sir. Kanina pa ako naiinis sa pagtawag mo sa akin ng sir. Mabilis niyang sabi bago matalim na tumingin sa akin. I told you to call me by my name, right? Paano na lang kung marinig tayo ni Lolo? Sorry. Mabilis kong sabi sa bayo ko. Uriel, alam kong hindi mo gusto yung fried rice, pero anong masasabi mo sa pagkain na niluto ko kanina? Hindi ko mapigilang paglaruan ang mga daliri ko habang hinihintay ang magiging sagot niya. It was fine. Matagal na akong hindi kumakain ng fried rice, but it wasn't bad at all. Anya bago tumuloy sa banyo. Napatitig na lang ako sa pinto ng banyo at hindi ko namalayan na unti-unti na pala akong napapangiti. Hi, Christine! Bungad sa akin ni Margo mula sa front seat nang makapasok ako sa kotse. Todong ngisi pa siya sa akin na parabang close kami. Bakit ka nandito? Masungit kong tanong dahil hindi pa rin talaga nawawala ang inis ko sa kanila. Makikisabay? Anya bago sumilip sa labas kung saan nag-uusap si Logan at Lolo Henry. Ang tagal naman ni Logan. Anya bago muling sumilip sa akin. So, maghahanim mo na talaga kayo ni Bon? Tumango lang ako dahil wala ako sa mood na makipag-usap sa kanya. Binuksan ko na lang ang cellphone ko at napangiti nang mabasa ang pangangamusta sa akin ng aking ina. Galit ka ba sa akin, Christine?
Tanong niya sa akin. Napataas pa ang kilay ko dahil sa sinabi niya. Really? Itatanong mo sa akin yan? Hindi ba obvious? Hilaw siyang napangiti. I know this might be too late, pero gusto ko rin mag-sorry sa nagawa namin. It was really our fault. At alam ko rin na wala na kami magagawa para baguhin ang nangyari. But at least, let me make it up to you. Mahabang litanya niya. Ask me anything. No need. Walang emosyong sambit ko sa kanya. Nangyari na ang nangyari, Marco. Just help me and Mr. Muller at ang matapos ng pagpapanggap na to. Yun na lang ang gawin mo. Dagdag ko. I'll do that. Anya at ngumiti sa akin ng matamis. And please, let me treat you to a meal. Kahit yun na lang. Huwag na. Tanggi ko bago sumilip sa labas. Bakit parang ang tagal naman yata ni Logan? Maka naman maliit ako sa appointment ko. Magalit na naman sa akin si Mr. Muller. Well, that's because ngayon lang yata sila muling nagkausap ni Lolo Henry. Sagot ni Marco. Kaano-araw niya pala si Lolo Henry? Tanong ko sa kanya. Lolo Henry was the one who gave Logan's family an opportunity to have a better life. Dahil kay Lolo Henry ay nakapasok sa military ang papa ni Logan. At dahil din kay Lolo Henry, kaya naging isang secret agent si Logan. Secret agent? Iyon ang tumatak sa akin sa lahat ng narinig ko. Isang secret agent si Logan? Yes. Anong klaseng secret agent pa? Based on what I know, he's often tasked with top secret missions. I don't know exactly what he does, but you can say that he's an underground superhero. He works in the shadows to vanquish evil. Paliwanag niya sa akin. I see. Nasabi ko na lang bago marahang tumangutango. Ngayon alam ko na kung bakit si Logan ang palaging pinapasama sa akin ni Mr. Muller. Ikaw, Marco. What do? Pati na rin si Noah. I'm a businessman just like Uriel. Nakaginti niyang sagot. I can offer you a job if you want. No need. Nag-promise na sa akin si Mr. Muller na siya nang bahala sa magiging trabaho ko after nito. Pagtanggi ko. Okay. Anya ay tumango sa akin. About Noah. Pag-iiba niya sa usapan bago niya itinapat sa akin ang cellphone niya. At doon ko nakita ang isang larawan ng lalaking topless at may magandang katawan. He's a supermodel. An international one. Napapigit ako ng kamay nang sa wakas ay maalala ko na kung bakit pamilyar sa akin si Noah. Siguro ay nakita ko na siya somewhere. Probably sa mga magazine or hindi kaya sa social media. Napasandal na lang ako sa upuan at napatitig kay Marco. Pagkatapos ay kay Logan. Sa isip-isip ko ay mga bigatin pala itong mga kaibigan ni Mr. Muller.